God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Come, follow me. Ito po ang panyaya ni Jesus sa mga alagad. Sundin ninyo ang tinig ng mabuting pastol, sapagkat ang anihin ay napakalawak, subalit kakaunti ang mag-aani. Mga kaibigan, yan po ang ebanghelyo natin nung nagdaang araw, sapagkat namasta ni Jesus na ang mga tupa ay lupaypay at litong-lito. Tinawag niya ang 12 alagad, isinugo upang gampanan ang misyon, ipahayag at maging instrumento ng kaligtasan, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Maliwanag po ang misyon ng simbahan. It is the salvation of the souls and the healing of every individual. At ma-attain at makakamit ang kagalingan if you cast out evil for those people who are possessed. Mga kaibigan, ang 12 alagad ay tinawag sa misyon na ito. Bagamat alam natin na ang 12 alagad ay hindi karapat-dapat. Mga ordinaryong tao, hindi marurunong sa batas, hindi mayayaman, hindi magagaling. Pero sa kabila ng lahat, tinawag ni Jesus ang mga ordinaryo. Tinawag ni Jesus ang mga makasalanan. Tinawag ni Jesus ang mga taong hindi kilala sa lipunan upang sila mismo ay maging instrumento ng kaligtasan at kagalingan. Palakpakan natin ang Panginoon. Nasasabihin natin sa kabila ng lahat, tinawag ng Diyos. Sa kabila ng lahat, pinag-ubra ng Panginoon. Nang ibig sabihin lamang, walang karapatan ang mga alagad sa bokasyon na ito. Pero sila'y pinagpala, pinag-ubra, at mula sa magandang loob ng Panginoon, ginamit sa tunay na paglilingkod. Ito po yung maganda rin tingnan ang sinasabi sa Ebanghelyo. Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil. Bagamat alam natin na ang Ebanghelyo at ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, ito'y para din sa mga hentil. Pero bakit kaya sinabi ni Jesus na hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel? Ano ang pinauuna ni Jesus? Kayo muna. Bago kayo magpahayag sa labas, unahin muna ninyo yung loob ng bahay niyo. Diyan muna. Kayo muna ang mga Hudyo, dahil ang mga alagad ay mga Hudyo. Kayo muna mga Hudyo, sapagkat si Jesus ay Hudyo. Kayo muna mga Hudyo, sapagkat gusto niyang maglinis muna sa loob ng bahay ng mga alagad sa kanilang pamayanan. Paano ka maglilinis ng kapitbahay mo ay ang bahay mo'y kerumi-rumi? Paano ka maglilinis ng ibang tao, sarili mo'y kerumi-rumi? Unahin mo muna ang bahay mo. Unahin mo muna ang sarili mo bago mo ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at pagpapagaling sa mga may sakit. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kaibigan, ito'y magandang panawagan din sa ating lahat ng paglilinis at pagbabalik sa loob ng Panginoon ay magsisimula sa ating mga tahanan. Kaya nga mga unang alagad para sa mga anak ay mga magulang. Tinawag ang magulang sa pag-aasawa upang sa kanilang pag-aasawa sila'y mayroong pagtalaga ng sarili upang gampanan ang pagpapahayag ng mabuting balita
at pagbubuo ng pamilyang Kristiyano sa kanilang mga tahanan. Kung paanong pinauna sa mga alagad ang kanilang mga tahanan at ang bayan ng Israel, tayo, bago tayo pumunta sa labas, unahin natin ang ating mga bahay. Mga magulang, sa inyong mga pangangaral, sa inyong pagbibigay ng panuto, sa inyong pagbibigay ng direksyon at liwanag, linisin natin ang ating mga bahay. Magugulat ka nga minsan eh, magaling tayong magsalita sa kapitbahay, magaling tayong mangaral sa mga tao sa labas ng ating bahay. Pagdating sa loob ng bahay, tayo'y tigalgal at hindi makapagsalita. Ibig sabihin, natatakot ka ba? Nahihiya ka ba? O baka masupalpal ka? Sabihin ng asawa mo, Ana, Luke was talking. Dakda ka ng dakdak dyan. Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo sarili mo. Unahin mo sarili mo. Linisin mo ang bahay mo bago ang kapitbahay mo. Kaya nga po tayo, bilang isang simbahan, we strengthen families. We start with families. For the families is the first school of Christianity. At sa loob ng mga tahanan, naroon ang pagtawag sa mga anak at sa buong pamilya upang maging alagad ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Maria ay tunay na huwaran at modelo ng pagiging alagad. Higit pa sa 12, siya ang unang tinawag. Nang batiin ng anghel si Maria na siya'y magiging ina ng kataas-taasan, ito'y panyaya na sumunod sa kalooban ng Diyos, maging ina ng kataas-taasan. Mga kaibigan, si Maria ay tahasang sumunod. Ako'y alipin ng Panginoon. Siya ay agad-agad na tumugon sa paanyaya ng Diyos. At bilang alagad, par excellence, si Maria ay hinubog ang pamilya bilang ina kay Jesus to grow in age and wisdom. Si Maria bilang alagad, mula una hanggang sa dulo ng kamatayan ni Jesus ay naroon at tapat na nakikinig, nakikisa at sumusunod kay Jesus. Ang kanyang pamilya ay pinahalagahan bilang tagasunod. Nawa po sa ikalawang araw ng ating nobena, ito'y ating ariing misyon. Unahin muna ang bakuran bago ang bakuran ng iba. Amen.